you segment. Mm-hmm. At marami tayong katanungan, partner, no? Ikaw na mag-umpisa ng ating first question. For your number one question. Parang beauty pageant lang, oh, no? Okay. From Mr. Ellie ng Plaridel, Bulacan. Good morning po. How often po dapat gumamit ng dandruff shampoo? Salamat po. Oo, dahil last Thursday na pag-usapan natin ng dandruff. Mm-hmm. Siguro yung mga hindi nakapanood si Ellie ng programa natin. Ayan, Doc. Okay. Kasi pagka ikaw ay meron ng dandruff, ang paggamit nun, depende kung ano yung yan ng doctor sa'yo. Kung isang klase lang na anti-dandruff shampoo, usually yan na every night for at least 10 days. Minsan naman, dalawang klase. Isang ketoconazole, ayan, generic naman yan, at saka yung tinatawag na selenium sulfide, minsan pinapag-partner ko yan, no? Every other, kumbaga, alternate use, yung dalawang shampoo. So, hindi, and, Doc, every day? Hindi. Pagka ngayon, pag na-clear na, minsan kasi recurrent eh, bumabalik-balik, di ba? Yung karamihan ng mga kabataan, lalo mga estudyante due to stress, sa plagi, yun ang pinanggagalingan ng dandruff? Oo, usually ganun. Fungal din yan, Doc? Yeah, pa-use din yan. Hindi ba sa shampoo na ginagamit at masyadong hindi naman nabanlawan, kaya nagkakaroon ng dandruff? Pwede rin yun. Kaya, okay. Para hindi balik-balik yung inyong dandruff, ang maintenance dyan, at least once a week, magagamit kayo ng ketoconazole, yung anti-dandruff shampoo na ketoconazole. Once a week, that's maintenance nyo yan. Para din yan sa acne eh. Kasi ang acne, wala talagang yung totally na pag na-treat mo na hindi na siya babalik ng matagal o ano. Kailangan yung maintenance treatment or yung maintenance na gamot, tuloy-tuloy pa rin. Oh, I see. Eh, yung paggamit ng ano yon, gata sa buhok, okay din ba yun, Doc? Nakakalis ba yun ng balakubak? Hindi naman siya talaga sa balakubak eh. Maganda yung ano, sa parang pang-nourish ng hair. Ah, ng hair lang. Oo. Eh, saka pag kasi mga dry, yung mga dry ang hair, pagka may oil din kasi niyan yun sa coconut, maganda rin yan. Pag yung may mga, yung nagkakaroon ng mga scales na nakadikit, na hindi matanggal, na yung iba, ginagawa ng nanay, suyo, di yung suyo, di ba? Para matanggal, wag, kasi magkakasugat. Yun, pwedeng lagyan ng coconut. Oh, yung ano, hindi, yung baby, di ba? Yung baby, minsan meron mga lanib, lanib. Sinusuyo dyan, di ba, Doc? Tama ba yun? Pero, hinahayaan mo na yun, nilalagyan mo na ng oil. Eh, Doc, tama ba na parang kinukutkut yung dandruff? Diba minsan, kutkutin mo nga lalo yung mga lola. Malamang yung masarap, lola mo. Masarap nanonood ng TV, may kinukutkut. Yung lola mo, I'm sure partner, sasabi nun, kutkutin mo nga yung dandruff ko. Tama ba? Diba, tsaka kaya ayaw mag-block kasi, makitang-kita. So, huwag din po kukutkutin. Huwag, ma-irritate kasi. Ma-irritate ang scalp nyo. Pwede rin yan magkaroon ng sugat, magkakaroon ng bacterial infection pa. Yun. Mas malala pa. So, mas maganda huwag gamutin. Pagka basa na naman yung ulo mo, yung scalp mo, yung shampoo mo, i-leave mo for 10 minutes. Huwag yung pagkalagay ng anti-dandruff shampoo, wash agad. Kailangan, leave mo muna ng mga 10 minutes. Yan. Okay. Ah, okay. Para mas pumasok yung gamot. Mas maging yung paggamit ng conditioner, okay lang din ba yon? Kasi minsan daw yun ang nagko-cause ng dandruff. Actually, dapat hindi sa roots, di ba, nilalagay? Yes. Sa baba lang. Totoo yun. Nasasabi ko na yan. Pero hindi. Ako din naglalagay pa rin ako. Kasi parang hirap na sa baba, ganyan lang. Yung shampoo, yun yung magandang ilagay nyo sa hanggang scalp yun. And then massage your scalp. Yun ang gawa ng shampoo. Kasi Doc, pag hindi ako gumamit ng conditioner dito, parang antigas. Di ba? Parang hirap suklayin. Pwede naman. Kailan wag mo ilalagay sa anit, sa scalp. Ah. Dito lang sa ibabaw. Tapos yung dulo, yun yung massage-massage mo yung mga dulo ng hair. Okay. Pero wag mo ipapasok dun sa scalp mo yung conditioner. For the hair, ang conditioner. Pwede mag-everyday, Doc, ng conditioner? Depende sa type ng buhok. Meron kasing ano na eh, parang madulas heavy na, oily na. Oily na. Okay, another question from 4733. Good morning po. Tanong ko lang po kasi po, may parang butlig-butlig po ako sa may nose area, dun po sa ilalim ng eyes. Paano po kaya mawawala? So, yung butlig-butlig, Doc, ano ba yun? Oo.
hindi ko kasi nakikita pag kasinabing bootleg, pwedeng siringoma na tinatawag kasi under the eyes, malapit sa nose. Hmm. Pwede rin namang yung milia, pwede rin namang yung mga close comedon. Dok, anong difference ng milia sa siringoma? Ano itsura nila? Okay, ang siringoma kasi halos nagdidikit-dikit minsan na yan. Mapapansin mo yan, pag dikit-dikit na, parang mapa na. Nagmamap under the eyes. Okay. Minsan meron din yan sa eyelid. Okay? Ang milia, talagang butlig-butlig siya na pag tiningnan mo close up talaga, para siyang meron siyang laman sa loob na parang maliit na sago. Mm. White. Parang pearl, white pearl na gano'n. Pero minsan nagdidikit-dikit din yan eh. Meron okay. din nagkukumpul din. Ang comedon? Ang close comedon, yan yung di ba may black, may tinagtawag tayong open and close. Ibig sabihin ng comedon, blackheads. Mm. Yung close comedon, yun yung wala siyang opening. So, para siyang butlig-butlig. Okay. Mm. So, anong dapat gawin? Yeah, dun sa siringoma first. Okay. Yung siringoma, kung yan ay siringoma, go to your dermatologist para talagang maano yung diagnosis. Kung siringoma yan, ang treatment is usually light cautery. Okay. Very light lang. Kasi pag lumalim, nag-iiwan ng scars din eh. And then, pagkaya naman ay milia and close comedon, usually yung deep cleaning lang and extraction lang. Mm. Ah, talaga? Okay. Ayun. Kasi ako pag nagka-cauterize ako, parang hindi maganda para sa akin. Parang nagpe-peklat. Oh, nagpe-pek. Kaya very light lang. Talaga. Uh-huh. Pag na-plat na yan, okay na. Kasi mahirap talaga i-treat ang siringoma. Bumabalik-balik yan. Eh. Ayun, recurring pala. Oo, kaya may binibigay din. After cautery, may binibigay ako na cream. Uh-huh. Para hindi siya agad mumbok or mag-plat. Is it true, Doc? Prone daw ang may mga milia o siringoma sa mga mestiza? Totoo hindi ba yun? Hindi naman. Kahit sino, minsan nasa jeans din yan eh. Okay. Nasa jeans, Doc. So, hindi yan yung tipong, ay, may humawak sa'yo. Hindi. Nasa jeans. Wala ba yung sa skirt o sa pants? Alright, another question. Wow! Another question from 0983. Good morning. Meron po akong scars on my face due to chickenpox. Ano pong pwedeng apply para maalis ang scar? Maputi ako, kaya halata. Siguro yung sinasabi niya, kasi maputi, so maitim yung kanyang scars. Buti hindi yung malalim, no? Yun yung mas mahirap i-treat. Kung hyperpigmented lang yan, pwede kang merong over-the-counter, mabibili mo sa mga butika or mga healthy store na may ingredient na yung mga whitening cream or bleaching cream na kojic acid, hydroquinone. Pag sinabi mo mga whitening cream, yung mga arbutin. Yan. May licorice with vitamin C. Minsan nilalagyan nila ng retinoic acid na maano lang ang dose, mababa. Kasi mas madali siyang maka-whiten and nag-exfoliate. Nagpipil ng very mild lang para mas madali siyang mapumuti. Pero kung nababagalan ka at kung gusto mong mas madaling mawala yung mga hyperpigmented na yan, na scar, go to your dermatologist. Meron kaming ginagawa like pwedeng lasers, pwedeng peeling, chemical peel. Maraming klaseng peeling na ngayon na hindi delikado. Unlike before, di ba? Nasabi, may nalalason pa pagka nagpa-peel ka na. Talaga? Yeah, merong cases noon. Kasi pinayagan noon na ibenta sa over the counter, yung mga peeling solution. Mm. Ano nangyayari? Paano nalalason, Doc? Yung dugo. Kasi pagka nag-peel ka ng malaking area, let's say itong arm tapos mukha, sisip-sipin yun eh. Toxin yun, chemical yun. Uh-huh. So sisip-sipin yun ng skin mo, pupunta yun sa dugo mo hanggang patay. Yes, malalason yung dugo mo. Mm-hmm. May cases before noon pa yun nung naalala ko nung ano pa yan, nung nagme-medicine pa ako noon, hindi pa ako. Kaya pinagbawal na ngayon ang ibilhin yung mga solution na matatapang for chemical peel. So dapat pag magpapapiling kayo, dun po kayo sa talagang doktor na sanay
or expert sila na mag-peel. Mm. Alright. Ito naman, from 6816, good morning po, doktora. Hingi lang po sana ako ng advice nyo. Kung ako po ang, kung ano po ang dapat kong gawin sa face ko. Makinis naman po siya, kaya lang oily. Salamat po. Okay. Merong ganon, wala silang pimples pero oily. May ganon. Ang dapat mong gawin, mild ang cleanser mo lang. Pero if you want hindi umuubra yung mga mild cleanser, pwede kang kumuha ng cleanser na merong benzoyl peroxide na content, or yung cleanser na merong salicylic acid, or yung cleanser na merong glycolic acid or beta hydroxy acid. Yung mga yan, nakaka-control yan ng oiliness as cleanser. Pero ang cleanser talagang kailangan yung massage it, circular motion sa face for 30 seconds. Hindi yung basta lagay mo and then wash na. Then you can also use toner na ganun din ang content. Pero ang toner mo, if you're oily, hindi sa buong face. You have to apply it dun kung saan lang area na oily, like usually T-zone area sa forehead and then the nose. Yan, dun mo lang ipapahid. Then you can apply moisturizer. Hindi pwede, hindi porke oily, hindi ka na mag-moisturizer. Merong mga moisturizer na oil-free. And of course, sunblock na oil-free din. Kung hindi pa rin umubra yung mga binili mo over-the-counter, kasi nga mas mamababa ang mga milligram o dosage noon, go to your dermatologist, gagawa namin ng paraan yan. Maraming treatment for oily, like mga yung machine, lasers, chemical peel, oral medications, and mga topical creams na dun sa clinic lang ng mga derma nyo makukuha. Kasi okay, mas matatapang siya. Okay, yeah. Another question from Jigs. Ano daw po para ma-prevent ang pagkakaroon ng pagbabasa ng kilikili? Pero wala namang amoy, yan, kaya lang basa-basa lang lagi. Okay. So, ang mga treatment dyan ngayon, yung talagang madali, yung botulinum injection. Okay, nagla-last yan for like 6 to 8 months, depende rin sa lifestyle mo. Okay, pagka kung ano naman, pwede rin naman na yung antiperspirant nyo sa gabi nyo i-apply before bedtime. Ah, ayun do, kasi nga yan. Minsan parang ayaw ako, gusto kong iwasan na yung paglalagay ng deo. Anong gagawin namin? Sa gabi kayo mag-apply ng antiperspirant. Kasi yung pag sinabi yung antiperspirant and deodorant, iba yun eh. Ang deodorant yung wala siya masyadong content na makakapag-control ng pawis. Nagpapabango lang yan ng pawis mo. Okay? So okay, sa gabi mo i-apply yung antiperspirant. Kasi medyo minsan malagkit yun. So at least tulog ka na, tsaka hindi ka naman masyadong papawis ang pagtulog dahil meron ka electric fan, may aircon, diba? And then in the morning, dun ka, kung gusto mong nakoconscious ka na baka mabaho ang pawis mo, then apply the deodorant. Pero so, kailangan gabi, pili din sa deodorant. Tawas din. Maganda ba yung tawas? Pwede rin. Kasi yung actually ibang deodorant may tawas yan or antiperspirant, may content na ganun. Mm-hmm. Kaya lang yung iba nag-allergy doon. Okay. So, kailangan, ano din, tingnan mo rin kung saan hihiyang yung skin mo. Hindi naman din pare-pareho ang skin natin sa kilikili. Merong super sensitive, meron namang, ano, hindi. Ayan. Para sa mga babae, kailangan ba mag-shave? Or kailangan ba ibunutin? O kailangan ba i-wax yung mga tumutubong buhok? Pwede yun sa lahat, kaya lang, ingat lang, kasi like pagka mag-shave ka, kailangan laging sharp yung iyong, ano, laging bago. Okay. Kasi pag na-irritate yung skin, diyan nag-iiwan yung guhit-guhit at saka yung mga itim-itim. Kasi hindi nyo alam na nasusugatan, pero hindi nyo nararamdaman, pero masyadong na-irritate yung balat. Yan, pagka nag-shave. Pagka nag-wax naman, ganun din, kasi trauma eh. I mean, trauma yung pag, ano rin eh, kung super sensitive ang ano mo, mamumula and then mag-iiwan ng itim. So, better ngayon, kaya nga gumawa na ng IPL, meron yung mga mura laser? Na, unlike before, yung laser kasi mahal, kasi unang labas. But now, meron mga mura na yung tinatawag na IPL lang, pwede na. Mga ilang sessions yan dapat, Doc? Usually 10 sessions kuha na. Pero dun sa medyo yung roots eh malalim or yung tubo ng hair eh ibang klase, more than 10. Okay. Minsan nga 6, meron akong pasyente 6, okay na kuha 6. Na. Oo, iba-iba rin eh. Depende sa ano sa type ng hair. Oo. May last question, may question pa. Natataka lang kasi ako bakit yung mga nakatagong area, singit, kilikili, hindi naman na-expose yan, pero bakit maiitim?
Kasi ano yan, yung kasi tagong area yon hindi kasi exposed. So minsan dyan yung pawis, dyan yung nagkikis-kiss yung friction skin to skin. So kaya... Ganun ba kaya? Oh, may tinigil-gilon. Lalo na pag healthy, di ba? Yung medyo healthy. Yes. Yung nandito rin, di ba? Yeah, sa leeg. So, medyo healthy. Saan ba iwasan yung dok? Ba, pagka... Papatapati pa ba yun? Lalo na pag genetics? Na-lighten. Ang ginagawa, syempre, tiyaga, mild peeling. Every month yan, like kung depende kung ilang ano. Pero kailangan magpaliit din. Kasi pag lumiit ka, ano yan eh, unti-unti rin yung magki-clear. Kailangan din talaga, yes, magpa... Okay, yeah. Doc, yung sinasabi ni partner yun nga, yung sa loob-loob-loob, di ba? Mm-hmm. Kunyari, payat naman, di ba? Mm-hmm. Nagpapapil, magkaka-friction ulit yun. Mm-hmm. So, babalik din. Hindi, merong... Ang ginagawa, pagka-peel kasi, dapat mild lang. Tapos may binibigay kaming cream. Kasi pag nagpipil yan, talagang makate, di ba? Lalong minsan umiitim kasi nai-irritate dahil kakamutin mo. So, mild peeling lang. Tapos depende sa peeling solution dapat na gagamitin. Tapos binibigyan niyo po ng cream after? Yes, hindi yung peeling na ginagamit sa katawan at sa face, iba dun sa mga sensitive na areas. Hindi pa kasi ako nagpapapil kaya hindi ko rin alam yung feeling. Tsaka, Dok, yung ano no, napapansin ko lang itong mga babae naman kasi kung mag-shorts, sobrang ikli. Mm-hmm. Tapos nakikita na yung mga itim-itim dito, di ba? Pag-upo din ba nila yon? Yes, so, yeah, friction nga yun. Kaya may mga maiitim naman na ano, na dito ang tawag dito, parang makayang mag-shorts-shorts na yan. Sobra, naman, nakahiya. Diba, mag-shorts na kayang gandito, pwede naman yun. Siyempre, meron din naman ngayong mga oral medication para to whiten your, ano, and then the IV nutrient therapy, meron na rin. IV bago din yun. Yes. Okay, thank you so much, Dr. Daisy. Ang sarap. Yes, ang dami nating natutunan na naman. Ayan, thank you so much. Okay, susunod po ang ating Women's Health sa pagbabalik ng inyong favorite na Women's Magazine Daily Talk Show, ah, Rise and Shine!